Ilang buwan nang malaki ang lugi sa negosyo ng tendero ng gulay na si Ariel. Mula kasi noong ipagbawal ang dine-in, naging matumal ang order ng mga suki niyang may-ari ng kainan. Kaya umaasa siya na tuluyan ang luluwaga ng restrictions ngayong pagpasok ng Oktubre. Nangungutang kami sa Bombay, may tubo. Nabubulokan kami. Unang-una, mahigit magdadalawang taon na tayo nagsasuffer sa hanap buhay. Pero siyempre, kahit anong effort ng pamahalaan, mapalokal o national na pamahalaan, ang tao dapat may sariling disiplina. Hanap buhay, kasama na rin ang disiplina sa sarili. Kahit din nagbukas na ang mga mall sa Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 4, ramdam pa rin ng taxi driver na si Tatay Emilio ang epekto ng lockdown sa kanyang pamamasada. Mabuti na lang anya na naka-first dose na siya ng bakuna para kahit papaano ay may proteksyon sa pamamasada. Kaya parang kampante na rin ako kasi ibang pasahero, minsan tatanungin ako, Kuya, vaccine ka na ba? Na ano ka na? Kako, oo, ito, pinapakita ko naman yung aking ID. Kasi yung iba, takot din sila mahawa. Sana lumuwag na para medyo maano na tayo. Masaya na, lalo sa hanap buhay namin, sa kalye. Oh. Ngayon, hirap na hirap talaga po eh. Dahil wala ka maisakay. Kasi kung mag-iikot ka naman, sayang ang gasolina. Ayon sa Okta Research, bumaba ang positivity rate o bilang ng mga nagpo-positibo sa mga tinest sa Metro Manila mula sa weekly average na 25% ay bumaba sa 21%. Pati ang reproduction rate o hawahan na nasa 0.94% na lang, ito'y mula sa dating 0.99%. Gayun din ang Region 4A o Calabarzon na nasa less than 1 na reproduction rate. Naitala naman ng Okta ang pagtaas ng COVID-19 cases sa labas ng NCR, kabilang ang Benguet, Cagayan Valley, Negros Oriental at Leyte. At least sa Metro Manila at Cavite at Laguna, may basis naman hindi lang yung case count pati yung positivity rate nakikita natin bumababa rin. And alam ko na baka magsisimulang bilangin ng Department of Health yung antigen testing. So may madadagdag yan sa number of cases. Pero yung trend naman dahil bumababa yung positivity rate, ibig sabihin may genuine na pagbaba. Na-delay lang nga ng konti pero so tumama naman yung projection namin na kung kailan bababa yung bilang na kaso. Let's hope na patuloy nito. Pero una nang sinabi ng DOH na kailangang maging maingat sa interpretasyon ng datos. We would like to emphasize to everybody that we should cautiously interpret our current data. Dahil alam po natin ngayon na meron po tayong mga issues sa laboratory outputs. Para kay David, kahit ibaba man ang alert level sa Metro Manila, hindi pa rin maaring magpabaya ang publiko dahil nandyan pa rin ang banta ng COVID-19 Delta variant. Isipin natin na yung Delta variant mas nakakahawa talaga. Kaya dapat siguro doble ingat tayo sa mga protocols natin. I would say na yung projection natin by end of October, baka nasa endgame na tayo sa Delta variant sa Metro Manila and other regions. Siyempre, hindi natin pinapangako yan. Pwede pang magbago yung trend. Ang sinasabi lang natin, basta nag-iingat tayo. Kasi kung maging pasaway mga kababayan natin, magsimula na sila mag-party-party, mag-social gathering, tataas talaga yung bilang ng kaso. Dapat din tandaan ng publiko, sabi ni David, hindi pa rin tuloy ang nakaka-recover ang mga frontliner, lalo't nasa critical na level pa rin ang hospitalization rate. Bagay na pinanawagan naman ng Philippine College of Medicine sa gobyerno. Umaasa ang grupo na sana tugunan ang sweldo at benepisyong nararapat sa mga health worker. Bago pa magsimula yung pandemya, meron na po tayong kakulangan sa mga healthcare workers sa mga hospital, parehong private tsaka public, mga nurses tsaka mga doktor at pati yung mga auxiliary na staff po, no? Pero ngayong pandemya po, dahil sabihin natin dahil sa bumaba yung kanilang moral or na-demoralize sila at ang ilan sa kanila ay nagbago na din ng trabaho dahil po sa safety, no? Para sa sarili nilang safety at gusto na ding mag-abroad, talagang lalo pa pong bumawas yung mga nurses at mga ibang staff po natin. Nauna namang tiniyak ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hinahanapan na ng DOH ng dagdag pondong ilalaan sa mga frontliner. Angel Movido, ABS-CBN News.